said, it's time for assemble it. Ating bubuin na. Ating puntuyod lang yun ang pagkakapitan ng head gasket. Dealer din yung ating head. Yan, Honda original. Basahan. Tuyo. Tapos, ito, huwag niyo kakalimutan ito, guide. R70F. Number. Nagbakwas kayo nito, huwag na kayo, ganoon nyo lang isang palaran yung luma. Pagtan nyo lang bago. Yung ating head na binuo, naka-timing siya sa 1. So dahan-dahan lang paglalagay niyan, mabigat pero kailangan dahan-dahan. That's it, that's all. So bolt. Ito yung bolt natin. Head bolts. Okay. Pag maglalagay kayo ng head bolt, lalagyan nyo ng langis. Higpitan muna natin ng bahagya. Isip muna tayo dito sa side. Sa gitna. Nalapatin lang natin ng konti. May sequence siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huwag nyo siyang gagawin papaganoon sa ikot. Kailangan lagi pa-cross. Para yung lapat ng head natin, hindi siya mabingkong. Kailangan lagi pa-cross. Okay. Lapat na siya. Ngayon, to-torque natin siya ng 3 beses. Una, sa 29 foot-pounds, sunod ay 51, tapos 71. Yun ang specs ng torque ng bolt na itong head, 71. So, hindi natin siya pwedeng isagad ng 71 kasi masyado siyang mahigpit. Kailangan 1 by 1. Meron dapat. So, yun, i-ano natin, torque natin. Torque wrench. Mm-hmm.
20. So, 20 na ito. Yan. 29. Tapos yung mga tayo dito. Sa gitna ulit. Kung meron kayong kartong torque, maganda to eh. Yung matik. Lumalabitik. Pag lumagutok na siya, tama na yun. Tapos to. Asan natin ang 51 50 50. So 51 yung may number naman yan eh. Number niya rito is 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 110, 130. So itong number ito sa gilid, sa di sa pinipin na to, yung equivalent ng 1 to 10. Yan. So nasa 50 na tayo. Second step ng torque. So simulan tayo ulit dito. 71. So nasa 51, punta tayo muna sa 70. 70. Tigas. So far so good.
Okay. Tapos, ayan alam mo natin. Siya madre, matuyo, yung nilagay ko silicone dito. Mga basa-basa ko siguro yan. Para maganda yung gawa. Yan, gusto nga pala i-shout out yung instructor ko dati nung nag-aaral ako ng automotive. Si Sir Cyrus Bayran. Yan, shout out sa'yo. Tapos yung naging service manager namin sa Nissan Southwoods, Rapiday. Si Sir Edwin Escalona. Yan. Salute sa inyo ang aking naging instructor at naging boss ko dyan sa Nissan, sa Rapiday. Yan. Ito yung mga kumbaga sa kanil, treasure na kaalaman na natutunan ko sa inyo noon. Yan. So, yun. Sana makatulong din sa mga may mga sasakyan dyan para naman meron kayong mga idea. Hindi ko naman, hindi ako gumagawa ng video para magpagawa kayo sa akin or kwan. At least yung video na ginagawa natin is meron kayong idea na ma-troubleshoot or paano nyo gawin. So yan oh, papakita ko naman sa inyo paano kinabit yung timing belt. So ano ko na siya, naisalpa ko na siya, yung belt niya, kailangan siya tight dito mula sa ilalim, papunta rito sa unang camshaft hanggang dun sa padalawa. So kailangan siya, hindi siya yung maluwag, kasi pagka maluwag yan, sasalang timing niya. So ginawa natin. Tunilo. So yun. Yan, medyo tight na siya, may laban ng konti. So ayan nyo lang siyang ang maluwag yun dito sa may tensioner, hydraulic tensioner dito. So yan, dito tight din siya, tight. Pero checkin nyo muna siya bago nilagay yung tensioner kung matiming pa siya. Yan, naka-timing po yan, di ba? Timing siya. 1. Yan. So, sa ilalim, ganun din. Yung timing mark niya, naroon pa rin. So, ito yung hydraulic tensioner. Na-press ko na siya. Ito, palulubugin nyo lang ulit siya. Kinabitan ko siya ng maliit na Allen wrench para hindi siya tumulak. Kasi pag binunot nyo yan, tutulak to. Yung pinaka pin to. Kaya pag ikakabit nyo, yan, nakalubog siya flat. Itutulak niya yung tensioner bearing. Yan. Tensioner bearing. Yan. Papakita ko sa inyo. So yan, naikabit ko na yung hydraulic. Yung hydraulic tensioner. Ngayon, double check ulit muna natin bago natin bunutin yung pin na nilagay ko. Ito. Para may stretch na talaga niya yan. Bago natin bunutin. Checkin natin muna yung mga timing mark kung naka-top dead center pa rin. Yan yung crankshaft. Okay naman. Yan yung taas. Thank you.
tapos yung kabila. Medyo hindi niya lang medyo pansin pero katay lang naman siya. So yun. Bago natin na pupunutin natin yung pin para ma-stretch na lang yung belt. Hello. Pupunutin lang natin to. Medyo ligtas. Kailangan natin kumuha ng lice. Kasi tatanggalin na natin yung pin ng tensioner. To. Para mag ano na siya. Dahan-dahan lang bibiglain. Para tumulak yung tensioner bearing. So yan. Na-stretch na siya. Ito ha. I-checkin nyo kung hindi nag-umalaw yung ano, timing niya. So yun. Kasi yung marking niya dito sa kabila hindi rin nag-alaw. Yan pa rin. Yan. Parang tayo mark. Ngayon, iikot natin siya ng 360 degree. Kung nakatime siya. Para malaman nyo rin kung walang nakatukod na mga barbula. Kasi nag-bulb set tayo eh. Papaikutin natin. So clockwise pa rin pag ikot. Clockwise. Para malaman nyo na hindi pa lang tumukulang sumasabit. So yan, 360. So naka-timing siya sa 5. So kulang pa ng isa. 5 cylinder sa 5 siya naka timing. Pero ang kailangan timing niya naka 1. 1 lagi ang unang firing order natin. First compression. Ikot pa natin ang isa pang 360. Nakauno siya. So yan guys, labuo na po natin. Kompleto na po lahat. Battery. Yan. Ibalik naman po natin ng maayos lahat. Walang labis, walang kulang. So yan, papaandarin lang natin. Let's check. Hello. That's you. That's me. What's up? You just done. But the muffler is at the front. Alright, you wanna turn it on? Oi. You asking me or? Yeah, it's just done. I just done. Sweet. Yeah. Can I just look for your shirt off? After
maybe 2,000 kilometers or 3,000 kilometers. Yeah. Need to do oil change again. Oil change, okay. Yeah, because the coolant, when it taken off the head, it went through inside. Oh, okay. So it need to, I just put ordinary one. Okay. So just have to let it go through and then change it again? Mm-hmm. To 2,000? 2,000 kilometers. Okay. Or a few months? Yeah, a few months, because we don't put too many kilometers on this anymore. Because Ate just drives it to work and back. Oh, this year? Yeah, okay. Yeah. And then we'll do it, we'll drive maybe on the weekend for a day trip, that's it. Don't go too far yet. What's too far? Charleswood? Southdale. don't visit markets. Just road test it or break in. Oh, yeah, nice. It's just smoking because beside the engine, it's wet. Yeah. Oh yeah. Hey, what's the passcode? Karna. And after that kilometer, then we gonna do oil change and then bug set again. Okay. So, if not kilometers, how long? 2 months? 3 months. 1 month, 3 months. 2 months, okay. 3 months. Because I guarantee you we're not going to hit 2,000 kilometers in 3 months. Yeah. But we'll bring it back. Thank you, Ryan. I'm not done on the BTM yet. Okay. The part is there. Okay. So I just show you this. Oh, that's awesome. You're awesome, man. You got it, yeah? It's purring. Backward going. That's okay. I got backup camera. So yun guys, nakumpleto na po natin, running smooth na po, so far so good. So nakatapos tayo ng isang makina, medyo matagal nga lang po bago natapos kasi overhauling. Yan, nakita na rin po na mayari. Happy nakatipid. So yun, may mga gagawin pa tayo dito sa sasakyan na to, yung VTM naman nya gagawin natin next, tapos next project na ulit tayo. So yun, at sana po ay may natutunan, at hanggang sa susunod po nating DIY. Keep safe and keep on trucking.